persona this morning, pinapasok po tayo ng isang pagawaan po ng ihaw-ihaw dito po sa San Jose del Monte, Bulacan, mga kapuso. At gaya ng mga nasabi ng aking mga kasama dyan sa studio, pwede ho kayong kumita at pwede rin kayong matakam ngayong umagang ito. Makakasama ko ngayon para ikuwento kung paano yung proseso, mga kapuso, si John Mark Kasahe, ang isa po sa may-ari ng mga ng ihaw-ihaw factory nito. Ayan, good morning, John Mark! Good morning, Miss Dao. Ito na, John Mark. Ang una ay nililinis, no? Pag-ilinis. Yes, ma'am. So ito yung ating ano, ito yung isaw ng baboy. Isaw ng baboy po. Yes. Paano nililinis 'yan? Tatlong beses po nililinis po sa running water. Tatlong beses pa. Yes po. Anong pinanglilinis nyo? Running water lang po. Running water. Yes, okay, sige nga pati pong... mga kaya. Pero binaligtad na 'yan. Yes, binaligtad tama, na po siya. Binaligtad? So yung kinaka innard na talagang dadaanan ng ano na. Doon dapat nililinis. Pati yung manok, gaano naman katagal yung isaw ng manok? Isaw manok, we katagal? Wash them 7 times naman po. 7 times. So yes. mas matagal kasi maliit. Mas maliit po. Ayan, mga kapuso. Okay, yung mascara naman po na ito, ganun din nililinis din. Tapo, nililinis din po siya. Yes, mga balahibo. Okay, ang susunod natin na John Mark ay boiling. Yes, okay. Boiling po. Okay, dito binuboil mo yung, ayan siya, pasok doon para makita lang hindi na kayo magkasa. Dito na lang ako. Yes, may kita mo dyan, John Mark? Yung mascara po. Mascara, gano'ng katagal pinakuluan yung mascara? Mascara po, 30 minutes po namin siya binuboil. Okay, and then, tapos yung ating mga isaw naman, gano'ng katagal? Isaw baboy po. Ah, magkasama lang? Yes, magkasama lang siya. Gano'ng yes, katagal? Gano'ng din? 30? Isaw baboy po is 1.5 hours. Ay, mas matagal. Bakit mas matagal siya? Mas makunat po siya. Ayun! Okay, yes. So ang susunod naman, yung isaw na manok, hindi niya na yun? Hindi na po, yes. Kasi okay, kasi manipis lang siya. Naka-blanch na siya. Okay! Yung susunod natin, mga kapuso, ay yung pag-marinate nung ating mga isaw, okay? Actually, isaw lang ba ang minamarinate? Pati yung pork barbecue, ano? Pork barbecue po, and then yung mascara po, lahat po minamarinate. Ah, lahat pala! Yes, wait po. Ito yung ginagamit muna natin. Pakita muna natin, John Mark, kung paano nyo... Kasi nakita ko, guys, yung kanilang nipis ng barbecue uniform, no? Yes, consistent. Ma'am. Talika nito to, John Mark. Consistent siya. Yes, ma'am. So, kailangan mo pala nito. Yes, anong ma'am. Gagawin dyan? Ayan po, ino-overnight namin sa freezer po para yung slice po niya mas smooth po. Yes, ma'am. Tsaka matigas yung karne lama, ng konti. Yes, ano? Yes, mas madali yung, kaya pala yun, no? Safe naman para sa kanya, no? Yung paghihiwa. Yes, naman po. Okay, may handle naman po siya. Ayan, mga kapuso. Makikita nyo, so guys, makikita nyo, pantay-pantay yes, yung kanyang nipis. Yes. So pag niluto mo yan, pantay-pantay din yes, ng maluluto. Okay, so ganyan. Next po yan ay hihiwa-hiwain into strips. Yeah, into strips. Okay. Makikita natin, nandito na siya, minamarinate na siya. Ano yung pinanglalagay nyo sa inyong marinade? We have fresh calamansi, okay. Ground pepper, uh-huh. Salt. Oh, the usual lang talaga. Usual lang po, yes. Ayan mga kapuso. Sugar, yeah. At yung brown sugar. Gaano katagal ang pag-marinate naman? 2-3 hours po, minamarinate namin. Kasi once na nabak yung seal mo naman na siya, nandun naman din yung ano naman niya. As marinate na rin naman siya as vacuum sealed. Oo. At pag binacuum mo siya, mga kapuso, yung kagaya na sinasabi sa akin kanina ni John Mark, aabot siya ng 6 months. Lalo yes, kung maganda, consistent yung inyong pag-freeze dun sa inyong meat products. So ito yes, naman, yung ating isaw, na blanch ng konti, tama? Yes, ma'am. And then, minamarinate na po siya. Meron pa rin marination. Yes, anong ginamit dyan? Ganun din? Usual po. Ah, pareho na. Garlic, ground pepper. Ayun, yes. Okay. After nito, mga kapuso, ilalagay na siya sa stick. Oh, ito na. Ang pinaka-challenging yes, na process. Yes, so challenging the process. I think, ha, lalo na sa barbecue, medyo trinay ko kanina, mahirap siya. So, mano-mano pa rin. Mano-mano po, yes, ma'am. Ilan ang nagagawa mo sa isang oras? Kung sa isang oras, mga nakakailang kaya? Actually, mga per oras, 56. Ayun, 56. Tapos ito yung sinasabi ko sa inyong sosyal. Nilalagay nila sa isang, syempre, food grade yan, diba? Yes, food grade tapos, plastic, food tapos, grade. Tapos isisil nila, tapos ilalagay sa freezer, and pwede nga po yan ng hanggang 6 na buwan. Pwedeng halo-halo or dapat barbecue-barbecue lang? Barbecue-barbecue okay, lang. Okay, hindi pwedeng paghaluin. Okay! At syempre ito po yung tenga ng daga, mga kapuso. Tenga po ng baboy. Ang baboy pala, mascara. Tenga ng daga, sorry. Tenga ng daga. Mushroom pala yun. Mushroom. Tenga ng baboy or mascara. Actually, yes, mukha ng baboy, no? Pepper face. Mukha ng baboy. Ayan, maraming salamat. Tenga ng daga, love. Ano sasabihin mo dyan? Okay, are you lost? Eto na tayo! Wait lang!
na chef. Yes. Dahil dito naman, ili-level up niya itong ating mga ihaw-ihaw. Marami salamat pala kay JM, iniwan ko na. Dahil ili-level up na, actually sa itsura pa lang guys, ang ganda. Anong gagawin mo ngayon, Chef Wing? Okay, so ngayon gagawa tayo ng bistik Tagalog. Ay, sarap. Using yung barbecue. Okay, so anong the usual parang ang gagawin mo? Yes, so okay. Ito parang mas elevated lang kasi syempre, di ba, pagka inihaw mo siya, mas nagiging malasa okay. Yung karne natin. Kaya dito, masasabi nating elevated na bistik Tagalog mm-hmm. to. So ito, simple. So gisa natin yung bawang. Mm-hmm. Pagkatapos yung sibuyas, hiniwa ko siya ng... Pabilog lang. Round, oo. Para ganda, naman na bistik na bistik talaga. Uh-huh. Pagkatapos yan, isasangkot siya na natin yung inihaw na karne natin. So, inihaw na siya? Yes! Ay, kaya dito. It. So, smoky na? Oh my God! Smoky na pagkatapos nandun yung profile ng pagkabistik niya. I know, na, right? Pakakatampong kanin ka. Ayan, so ganyan siya, chef. So, ito mabilis na lang to, chef, kasi naluto na yung kagi. Oo, tapos wala, ang maganda dito, wala nang palambuti. Yan! Nako, ang saya. Okay. So dito, sangkot siya lang natin. And then, nilagay mo na dito, di ba? Yeah. Ganito na yung tsura niya, guys. Oh, di ba? Ang social. Oh. Parang galing ng ano, no? Hotel. Oo. Hotel food na. Parang ilalabas galing ng hotel. Ganyan po magiging itsura niya. Mula sa daan, papunta sa hotel. Ang yeah. Level up. Okay. Ang isusunod naman natin, chef, meron pa ba tayong lulutuin, iba? Ayan na yun. Pero mamaya, mga kapuso, syempre pa, mali mo si chef, magdagdag pa ng iba. Oh, di ba? Syempre, pumutok lang po kayo, mga kapuso, sa iba pa po naming mga ibibigay sa inyo. At syempre, sa, dito pa rin po sa ating kita-kita ang kita. At kailangan, tumutok lang po kayo sa inyong pamasamonisyo kung saan laging una ka, unang hirin.